Magandang umaga mga kasangbahay, mga mommy at daddy. Ako po si Dr. Trina Flor Cruz at nandito ulit tayo sa isang episode ng Baby Talk. Ngayong umaga, tuturuan ko po kayo ng tamang paraan ng paggamit ng nebulizer. Ang nebulizer po ay isa sa mga machine or instrument na ginagamit natin para ma-deliver ang gamot tulad ng salbutamol o kaya yung mga steroid na ginagamit sa mga batang may hika. Pwede rin po itong gamitin para sa mga bata na kailangan mag-clear ng plema at ng sipon sa pamamagitan ng paggamit ng saline water. Ito po ang mga gamit na kailangan natin. Ito po ang tinatawag na compressor machine. At nandito po ang kanyang switch. Dito po natin kinakabit ang tubo. Ito po yung mga tubo na nabibili sa drugstore. So kung ating papansinin, ang magkabilang dulo po niya ay magkamukha lamang. Ito po ang ating medicine cup. Dito po natin nilalagay kung ano man po yung gamot na kailangan natin ibigay kay baby. Ito po ang face mask na gagamitin natin sa nebulizer. Siguraduhin po natin na ang size na pipiliin natin ay sapat lamang mula sa ilong ni baby hanggang sa ilalim ng kanyang baba. Huwag po tayong pipili ng mga mask na magko-cover na hanggang sa buong face ni baby dahil mahirapan po siyang huminga. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano po gamitin ang nebulizer para magbigay ng saline water or ng sterile water kay baby. Una po sa lahat, siguraduhin po natin na naka-off muna ang nebulizer. Pagkatapos po, ito pong dulo ng tube na ito, ikakabit natin sa compressor machine. Kukunin po natin ang cup. Ito po yung medicine cup, so ia-unseal lang po natin siyang ganyan. Pagkatapos po, meron po mga gamot na nilalagay sa nebulizer. Ito po yung isa sa mga yon, ito yung tinatawag na salbutamol. Pero sa purposes natin ngayon, hindi po itong bibigay natin. Pwede po tayong magbigay kay baby, halimbawa si baby po ay may konting halak o kaya may konting sipon, magbibigay lang po tayo ng tinatawag na sterile water. So ito po ay 50 ml, nabibili po ito sa mga drugstore. Pagkatapos po, kukuha tayo ng pang-injection na tulad nito, tutusok po natin, at kukuha lang po tayo ng 1.5 ml. Pagkatapos po, tanggalin po natin yung needle, at ilasalin po natin yung 1.5 ml na sterile water dito sa medicine cup ng nebulizer. Pagkatapos po, isi-seal po natin ito ng maigi. Ikabit po natin ang face mask pagkatapos. I-on ko po ang nebulizer para makita nyo po na once na in-on nyo po ito, meron pong usok na lumalabas. So ito na po yung ating sterile water na lumalabas. Importante po na masaga po ito ng ating baby or ng ating anak dahil ito po yung gamot o yung ating kailangan na malanghap po niya. Maganda po na kung baby po ang pagbibigyan natin ng nebulizing solution, karga-karga po siya ni mommy o kaya siya po ay nakakandong o kaya ay nakaupo. So ito pong top ng face mask, itatapat lang po natin siya hanggang dito sa may ibabaw ng ilong ni baby. Pagkatapos po ay ipapalanghap po natin ang usok sa kanya. Again, wag po nating ikakabit ang buong face mask hanggang sa muka or makover yung face ni baby dahil mahirapan po siyang huminga. Depende po sa dami ng gamot na nandito sa medicine cup. Usually, this one, ang ganitong procedure, this will take about 5 to 10 minutes. Sometimes, even 15 minutes kapag po mas marami po yung gamot na kailangan nating ibigay. Pagkatapos po, paghating nakita na po na wala na po yung mga gamot dito, pwede na po nating i-off ang nebulizer. Ito pong mga face mask, ito pong medicine cup, pwede po nating siyang ihiwalay at pwede po itong hugasan. Siguraduhin lang po natin na patutuyin natin ng maigi bago natin itago sa medicine cabinet. Ayan po mga mommy, ngayong umaga, pinakita ko po sa inyo ang isang paraan kung paano po gamitin ang nebulizer. Ang nebulizer po ay isa sa mga kailangan natin gamitin upang maginhawaan ang ating mga anak na nahihirapang huminga lalo na kung sila may hika o kaya ay puno ng plema ang kanilang mga baga. Muli, ako po si Dr. Trina Flor Cruz para sa Baby Talk.